Ito ang Amaran Light Dome Mini SE. Mag-a-unbox tayo ngayon. So, ikinakabit lang siya dun sa ilaw natin. Oh, ito. So, ito yung ating Amaran 150C. Kinakabit siya dito. And papakita ko yun. Meh-meh lang ng konti. Ngayon, buksan muna natin itong Light Dome Mini SE natin. So, ang ganda ng bag niya. Pouch. So, meron siyang diffuser. Actually, dalawang diffuser siya. And then, ito yung mismong Light Dome natin, Mini. Isa rin siya sa mga accessories nitong Amaran 150C. Ayan. So, hindi na natin ito kailangan. Lagay muna natin ito sa isang tabi. And then, ito siya, guys. So, ang maganda dito, napakadali niyang i-set up. So, ganito lang. Yeah, angat lang natin itong bawat frame niya. Pag narinig mo yung tunog na, yung ganon, yung pag narinig mo yung click, ibig sabihin, okay na yon, kumapit na siya. At yon, ganon. So, ganito ang itsura niya. And Bowens mount nga pala siya. So, pwede mo rin siyang ikabit sa kung meron ka ng ibang ilaw na existing at Bowens mount din, pwede mo siyang gamitin kahit ibang brand yung ilaw. Siyempre, eto naman siya sa Amaran 150C natin. Pag ikinabit, yun. So, ganito siya pag nakakabit na sa ilaw. Ngayon, ikabit natin itong diffuser. Meron siyang dalawang diffuser. Unahin natin to. Ito yung maliit. Ibig sabihin ito yung pinakang nasa loob. So, meron siyang velcro dito. Kakabit lang siya. Ganyan. Kakabit lang siya sa lahat ng velcro na nandito. Napakadali lang niyang setup. Nagkaroon ako ng ganito dati. Pero, hindi ganito kadaling setup. Medyo mahirap. Kasi gumawa ako ng photo booth dati. Tapos kinailangan ko din nitong ganitong softbox. Ah, softbox nga pala siya. I think hindi siya kilalang brand. And ang hirap niyang i-set up. Pero madali lang to. Ito namang pangalawang diffuser. Madali rin lang siya ikabit kasi meron siyang velcro. So ganito lang pagkakabit sa kanya. Yun, ganun lang. So, ganito na itsura niya. Amaran 150C together with the Amaran Light Dome Mini SE. So, ang purpose nito, ito nga dahil softbox. Imagine mo, nagsushoot ka sa labas, tapos tirik na tirik yung araw. Ang tama nung araw, medyo harsh. Biglang mayroong nag-cover na ulap, naging cloudy yung paligid. Ganun yung effect na binibigay ng softbox. Para siyang hindi masyadong harsh or matingkad or malakas yung labas ng ilaw sa mukha ng subject. Para mas madali niyong maintindihan, sa labas kasi minsan sobrang lakas ng tama ng araw, gumagamit kami ng diffuser. Itong diffuser na to yung sasala sa tama ng araw para mas pantay yung kulay ng skin o pantay yung tama ng ilaw papunta dun sa subject. Ganon din yung purpose nitong softbox natin, kaya nalilimitahan yung shadow dun sa face ng subject natin. Kami po yung nag-iilawan sa ulanan. Ang aming ilawan ay ulanan. Sige. Pare, patila tayo muna, patila, okay. Patila. Ay, mabilis lang ako, ma'am. Yes, mabilis lang, abang nyo na hawak pa. Sige. On mic yung pink sa camera ko. Ayun. Tapos smile ka lang. Pwede tayo, mama. Kaya pa naman yan. Kaya pa yan. Hindi naman makakabasa. Hindi masisira yung camera mo dyan, ma'am. And then, tingin po sa camera, smile. Yan, lumabat. Lumabat ang gimbal ko, sige, patila mo na. Ngayon, pagganahin na natin. So, maliwanag na. Masyadong malakas. Actually, itong 150C talagang masyadong malakas. So, hinaan muna natin ang konti. Madalas ginagamit namin siya kapag nagli-layout kami ng flat lay. Lalo na minsan kapag morning wedding,
yung walang ibang source ng liwanag. And then para konti lang yung shadow o flat yung kulay o flat yung liwanag, nilalagay talaga namin tong Light Dome Mini SE na to. Although itong wedding na sinushoot namin, hindi naman morning wedding, pero pwede pa rin naman siyang gamitin para mas kontrolado namin yung liwanag. Ngayon meron pa isang accessories. Ito yung light control grid. Ito yung kinakabit lang dun sa harapan ng softbox natin. Yung grid mismo. Pakita ko sa inyo. Yun. Nagigets nyo na. Actually, sa mga photographer, alam na alam nila yung purpose talaga nito. Ako kasi, as video, hindi ko masyado nagagamit to. Pero kung photo kayo, mas gamit na gamit nyo to. Pag gumamit ka kasi ng grid, yung tama ng ilaw sa subject mo lang mismo, yung background, hindi masyadong nadadamay. So parang ganun yung effect niya. First time ko namang ikakabit to. Ang purpose nito, based sa nakita ko, yung tama naman ng ilaw ay dun lang mismo sa subject. Hindi na niya dinadamay yung background. Ewan ko kung tama, pero parang sa tingin ko, tinatanggal muna itong diffuser na nasa gitna. Bukan natin. Ano ba yan? Ito yung nagre-review na hindi alam. Ako na yun. Hindi ko talaga alam. Alam ko yung purpose niya. Alam ko siya ano, pero hindi ko pa alam paano siya ilagay. O baka ganito talaga. And then pagtapos ka na, napakadali rin lang niyang ilipit. So, meron tayo. Pipindutin lang natin yung dalawa. Ganon. Ganon. Ayun na. Actually, kahit itong diffuser, kahit di mo na siya tanggalin, kapag ka nagliligpit ka na at kailangan mabilisan, makaganyan lang siya. And then, pagka gagamitin mo ulit, bubuhad mo lang ulit siya. Nakakabit na rin yung diffuser. So, yun na. Ganun, bilis lang siyang i-setup. At mabilis lang siyang ligpit. Tapos balik na ulit natin sa bag. Sa bag, yun. Ito magagamit ko pag gumawa ako ng mga portrait shots. Kung halimbawa, photo halimbawa, mas gamit to ng photo actually. Mas soft yung tama sa skin kapag nagpipicture ka, pagka portrait yung mga shots mo. At malinis lang talaga yung mga shots na makukuha mo pag gumamit ka nito. So, ganun lang. Thank you for watching. Happy shooting!